2 days na lang. July 25, deadline ng SIM card registration. Lahat po ba ay tapos nang mag-register? Huwag po dead mahin ang announcement na ito kasi madi-deactivate ang inyong SIM at kung nakalink ito sa inyong e-wallet gaya ng GCash o Maya, maaring magka-issue ito. Para malaman ang buong detalye, panuuri ng buo ang video. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ang ating question of the day, nakapag-register ka na ba ng inyong SIM card? At kung hindi pa, bakit? Sige nga po, ano ba ang inyong rason at bakit hindi pa kayo nakakapagparehistro? Update ano sa SIM registration, gaano na po karami yung total na nakapagparehistro po? Based po sa latest numbers po natin, which is as of July 3, 2023. So as of yesterday po, mm-hmm. We already have 101,618,765 registered SIMs or around 60.48% po yan ng total number of active SIMs reported as of December 2020. Mm-hmm. Alam naman po natin, hindi po natin tinatarget yung 100%. Ano po? Pero ano, ilang porsyento po ba ang target na ma-i-register po natin? As relayed po no by Secretary Ivan Uy of the DICT, we're looking at around 70% po sana, that is our target, but 60% of the total number po is okay na, kumbaga parang we've hit our soft target na po if we hit 60%, and as of now po na-hit na po natin yung 60% po na yun. Mm-hmm. And so far, kamusta po yung efforts ng NTC sa SIM registration ngayong 3 weeks to go na lang, deadline na sir? Mm-hmm. Yes ma'am, no? In the last week po or itong past few days, nakikita po natin na ang average daily number of registrants is around 115,000 po, no? SIMs. So we're looking at na mapataas pa po yan before the deadline. And as we've seen naman po, yung behavior po ng ating mga subscribers, as the deadline draws near, doon po sila nagpapa-register. In fact, yung sa original deadline po natin on April 26, 2 days before that, nakita po natin na may nagpa-register na around 4.5 near. Tataas pa po yung number of daily registrants po natin. Mm-hmm. Maliban po sa mahilig tayo sa mga last minute, nakita natin yan sa behavior. Sabi nyo nga po, nung unang deadline talagang tumaas at ngayon ay nagde-daily tayo ng 115,000 registration. Maliban po dyan sa ganyang rason, meron pa po ba tayong nakitang mga problema or rason ng ibang mga kapatid natin bakit nga hindi pa rin nagre-register hanggang ngayon? So far po, wala naman na pong nai-re-report sa amin no, na nagiging problema kung bakit or, hindi pa nakaka-register. Or challenge, opo. Or challenge po. Yung sa original deadline po noon, nakita po na ang na-report po sa amin noon is yung kakulangan daw po sa one government issued ID. But which has already been addressed kasi po nanawagan na po kami doon sa mga local government units natin, particularly sa mga barangay officials, to provide their constituents with yung pong barangay certification with photo para po, kasi okay na po yun pagka po nag-issue ang barangay platform ng mga telcos. Hmm. Ako naghihintay. Oh, bukas na lang. So, ito po ba masasabi natin na talagang this is the final? No more extension or napag-uusapan or kinukonsidera pong ma-extend pa ulit? Under the law and the IRR po kasi, ang may discretion po no, to provide the extension. Binigyan ng DICT ng up to 120 days to provide the extension. And ito pong July 25, ito po yung 90 days po yan. Pero yung discussions po namin with the DICT,
ang sinasabi po is wala na pong extension, further extension ito. Since, and that is most likely po since nakita naman po natin na na-hit naman na po natin yung ating software. Though, sabi nyo nga po, base sa batas, ay pwede hanggang 120 days. So, meron pang 30 days kung sakali man na i-consider na mag-extend. That's the max. Maximum na po yun, yung 120 days. Pero sa ngayon po, mukhang hindi na po talaga napag-uusapan yung extension or kung mag-extend pa. Since we've already reached na po itong 100 million mark ng registrants po natin. Oh, ayan mga kapatid, ito na po talaga. Ito na, July 25, yan na po yung final date, ano po. At kung talagang may magmatigas pa rin po ang ulo or tinamad na talaga or hindi binigyang halaga po itong deadline na July 25, paalalahanan po natin sila, Sir John, ngayon ulit, ano. Ano po ang mangyayari after July 25 pag hindi po sila nakapagparehistro? Pag hindi po kayo nakapagparehistro after July 25, yung pong SIM na gamit po ninyo ngayon, yung mga active SIMs po, madideactivate po yan automatically. So hindi nyo na po siya magagamit for any of your telco services. Hindi po kayo makaka-text, hindi kayo makaka-internet, hindi rin po kayo makakatawag using that SIM. So mawawala po yung servisyo ng sa inyo. Magkakaroon lamang po kayo ng 5 days from July 25 para i-request na i-reactivate yung SIM po ninyo. At pag hindi po na-reactivate po yung SIM ninyo within a period of 5 days, ay totally hindi nyo na po magagamit yung SIM. So kailangan nyo na pong bumili ng panibagong SIM pagka po ganun para magkaroon ng telco service. Okay, may pagkakataon pa kayo mga kapatid na pa-reactivate. So ano na naman po yan, hassle. Kung sa feeling nyo po ngayon hassle na magpa-register, mas hassle po yung magpapa-reactivate po kayo. At yung reactivation po, di po ba Sir John, meron lang yung period of time na pwede pa Ilang po ulit, araw ulit yon? 5 days lang po yun. 5 days. Okay, 5 araw lang po. So hanggang July 30. 30 hanggang July 30 lang, 5 days reactivation. Paano po yung kung talagang hindi na na-reactivate or yun nga po, ma-deactivate po ito by July 25 at konektado po ito yung sa e-wallet, di po ba? Meron po tayong GCash, meron po tayong Maya. What happens to that? Kung associated po yung SIM ninyo with your e-wallet account, hindi nyo rin po magagamit yung inyong e-wallet habang naka-deactivate po yung SIM ninyo unless pumunta po kayo sa inyo or makipag-ugnayan po kayo sa inyong e-wallet account provider like GCash or Maya para po ma-reactivate ninyo or magamit po ulit ninyo yung inyo pong e-wallet. Paano po ulit ang proseso ng reactivation, Sir John? Based po doon, no, yung payment service providers po kasi it's being regulated by the BSP po ang nagre-regulate sa kanila. Meron po sigurong itatalagang proseso yung mga payment service providers like GCash or Maya para po mapatunayan ng itong mga subscribers or yung mga account holders po na sila talaga may-ari ng account. At pag napatunayan po nila na sila yung owner ng account, ay doon po lang po magagamit po ulit nila yung kanilang e-wallet. So ma-hassle po o tama po kayo, mai-istorbo pa po sila, mai-interrupt po yung paggamit nila ng kanilang mga e-wallet kung hindi po nila i-re-register yung SIM nila within the deadline. Okay. Paano po yung proseso, sir, yung reactivation ng SIM? Basta po tatawag lang po or kailangan sila physically face-to-face na ipareactivate po yan sa kanilang mga telco provider? Ito po yung sa reactivation po ng SIMs. Ano? You have to coordinate po as of the moment physically with your telco. So pupunta po kayo doon sa mga branches po nila kasi kailangan nyo pong patunayan na kayo po ang totoong may-ari nung SIM po na deactivate. So, hihingan po kayo ng mga telcos ng mga patunay like ID or yung mga siguro po history na kayo po ang gumagamit nitong SIM na ito
at that's the time pa lang po na i-reactivate po yung SIM po ninyo. Kumusta po ang bilang ng mga text scams na nare-report po sa inyo? Bumaba na po ba talaga? Recently po, no, when the original deadline was extended, there was a period of time na tumaas po ulit yung nagre-report ng mga text scams na may mga nare-receive po sila ng mga fraudulent or malicious messages. But in the recent days po, parang nawawala naman na po ulit yung mga nagre-report po sa amin na nakaka-receive sila ng mga text scams. And ang part of the ano po kasi dyan na efforts na ginawa po ng NTC ay we continuously provide directives to the telcos by way of memoranda na paalalahanan po yung mga subscriber nila na huwag po basta magpadala o maniwala po doon sa mga text. Babasihan ko po yung experience, ano, talagang dumalang. Dumalang kung dati halos everyday may matatanggap ka. Minsan nga nakakainis na, papatulan mo na eh. Talagang gusto mo na lang sagutin na tumigil ka na yung nakakainis na na ng mga text. Ngayon po siguro magmula nung ano, parang last time siguro I was able to get mga 2 weeks ago, talagang madalang na po, ano? Yes po, Ma'am Cheryl. Pero, even me po, personally, yung experience ko po, madalang na. Nakaka-receive po ako, pero paminsan-minsan, in a week po siguro, nakaka-receive ako isa o dalawang mga malicious or text na hindi ko po alam kung kanino galing. Oh, ngayon po ba may mga na-identify or nahuli na ho ba kayong suspects ngayong may SIM registration na? Meron po tayong mga nakikitang reports ano na supposedly may mga efforts po ang ating law enforcement agencies to track down and crack po itong mga nagpapadala ng mga malicious messages. Meron po siguro ng dyan mga under prosecution. We have yet to get the data po, no? Kasi hindi naman po nire-report sa amin yan regularly na mga law enforcement agencies. Sa prosecution na po yan. But we will have to coordinate with them on this kung meron na pong mga data or numbers insofar as yung mga nahuli po using itong mga registered SIMs na nagpapadala ng mga scam text or messages po. Mm. So, magmula, meron pong, alright, nabawasan yung mga scam dahil may SIM registration na po, pero meron pa rin na nagsascam or nagpapadala kahit registered na po yun? Yun po yung sinasabi natin na we have to coordinate po. The NTC will ask the law enforcement agencies like the PNP or NBI kung meron pong mga ganong registered SIM na nagpapadala pa ng mga scam text or messages. But most probably po kasi ang tinitingnan namin, ito pong mga nagpapadala pa ng mga scam text and messages na to ay mga hindi pa nire-rehistro yung SIM para hindi po ma-identify kung sino yung sender po nitong mga ito. Mm-hmm. Meron na po bang mga reported din na false identification? False identification po, wala po kaming nare-receive. Ang nareceive po namin and in fact nakita po namin sa news ay yung nagbebenta po supposedly ng mga pre-registered SIMs. Yung mga nirehistro ng SIM ay binebenta po ng ibang tao para siguro po, hindi, for all we know, hindi ko saan po gagamitin po yung ganong pre-registered SIMs. Ano? Kasi kumbaga para nagkaroon po daw ng value yung SIM dahil nakarehistro na sa pangalan ng isang tao. May nangyayari na pong ganun. Kung sakali man po, ito, may mga mahuli pong ganyan, ano, na nagbebenta or nagnanakaw po ng identification, ano po ang parusa? Under the SIM Registration Act po kasi, no, before you sell or transfer a registered SIM, kung rehistrado na po yung SIM ninyo, kailangan nyo po mag-comply doon sa registration requirement. Meaning, kailangan nyo po i-update yung data or information. Kung ibinenta po yan, kailangan mapalitan po yung pangalan doon sa registration. Kung hindi po ninyo gagawin po yon, may karampatang parusa po yon. And under the law po, ang sale or transfer of a registered SIM without complying with the required registration, pwede po magkaroon ng penalty ranging from 6 months to 6 years imprisonment or fine of 100,000 pesos to 300,000 pesos, or both. Pwede pong ganun yung iparusa po.
If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!